parang nagpapasasa ka dyan, itong anak ko wala. Nangyayabang Mag, nila, di no? ba? Itong family vacation nila. Pinagyayabang nila yung mga kung anong meron sila. Okay. Samantalang anak ko, Miss Alona, maniwala ka't hindi, kahit ngayon, hindi nakatikim ng brand name mga anak ko. Ayaw niya. Kasi nag-aral siya. Siyempre, pinaghirapan niya, di ba? Okay. Kaya sasabihin niya, Ma, yung brand name na yan, yan lang binabayaran mo. Aralin ko yan, sasabihin niya. Practical siya pagdating sa pera. Pero kung sira, bibigyan siya. Sigurado ko, bibili siya. Di ba? Yeah. Pero hindi siya. Sa totoo lang. I mean, like, di ba nalaman ni Miss Grandy yung sa tatay niya, galante sa iba, matulungin. Ano ba yung unang hiningi niyang tulong? Hindi mo kang pera ang anak ko, Miss Okay. Alona, sa totoo lang. Kaya nung humingi siya ng tulong sa tatay niya, okay. Yung nabasa ko yung statement niya, nasiyak ako. Bakit hindi siya lumapit sa akin? Ano ba yung hiningi niyang tulong sa tatay niya? Financial assistant. Bakit tinanggihan siya? I mean, sorry, tinanggihan ba? Alam mo, yung date na nakalagay doon sa nung tinatanong niya sa girlfriend ni Rafi yung okay. Ano kung nasaan ang tatay niya. Okay. It was during around the graduation, okay. Yung December na yon mag-graduate siya ng graduation college. Graduation ni Grandy. College. Ngayon kasi ayaw niyang pumunta sa graduation. Hindi ko alam, sabi ko, siguro hindi nakapasa siya. Anong isipin ko, 'di ba? Okay. Bakit ayaw niya pumunta sa college graduation? Okay. So tinanong ko, masabi niya hindi ako pupunta. Sabi ko, bakit anak? Kasi mawala akong pambili ng cap and gown. Naiyak ako. Anak, sabi ko, hindi ko alam na tumawag na siya kay Rafi. Okay. Ba't di mo sabihin sa akin, bibigyan naman kita ng pera. Okay. Kasi masabi niya, nahihiya na ako. Ang okay. Laki na ng gastos mo sa akin. Okay. Ay, naku, ito lang. Sabi ko, huli na okay, to. Okay, sabi tama. Ko sa kanya. So, pinadalan ko siya ng cheque. Kasi isang oras ang kung saan siya nakatira. Okay. Pinadalan ko siya ng cheque. Ngayon, nakagraduate siya. Natuwa siya na pinilit ko raw siyang makagraduate. Ang sarap pala daw yung college graduate. Ang dami nila. Okay. May 2,000 sila doon. So ngayon, yung nung nabasa ko yung statement niya ngayon, during those time, palagay ko yung time na yun nahihirapan siya. Okay. So, kaya nga sabi ko, Rafi, wala kang malaking pera. Kahit $50, $100 anak, tsaka na lang ako babawi. Okay. Pero palitan mo ang yung SIM para okay. Hindi ka na makontak ng anak mo. How cruel! You can beat na gawin mo yun sa anak mo na inabato na mo habang hindi pa siya sinisilang. Tapos, for the first time, nahihingi ng tulong ang anak mo. Abandonin mo na lang sa ganun. Paano ba siya nireject? Tinanggihan? Paano ba? Sabi raw niya, busy ako. So, personal niyang nakausap sa phone? Yung first time. Okay. Tatawagan kita pag hindi ako busy. O ilang araw siya hindi tumawag. Tumawag uli ang bata. Siguro okay. Kailangan talaga niya yung pera. Mm. Oh, hindi na niya makontak. In-email yung kabit niya. Okay. Yung isa. Oh. Parang nakakatroma na humingi sa tatay ko na gano'n. First time. Ang dami daw niya nakikita ang tinutulungan. Kaya correct. Lumapit siya. Correct. Sabi ko, bakit hindi ka na lang lumapit? Ma'am, matagal na yung kasi. Sabi niya, nung malaman ko nga yung sa statement. So, paano kinuwento sa inyo ni Miss Grandy na hindi. Pinagana ko ni Daddy? Hindi niya kinuwento. Malihim nga. Yung statement ang nagpapatunay. Okay. Pinaano namin siya sa Philippine Embassy sa California. Yun, doon ko sa yung kasi siya, inaano ko sa case ko yun eh. Kaya siguro nung kinasal siya, ayaw yung napasabi sa ayun. Tatay niya. Kasi hindi ko alam yung reason kung bakit hindi na siya pumunta rito. Nakakasad naman. Mas sad kasi kasi ang sakit eh, yung ngayon ako humingi sa'yo. Nasakit ako, ang bongga mo sa iba. Tapos sa akin, ang garbo ng mga bakasyon nila. Hmm. Tapos may kabit ka na sinusuportahan mo yung anak niya, nag-aaral, salasal. Hmm. Hindi man nagtrabaho kahit minsan sa buhay nila. Grabe, grabe. No, diba? Pantay-bantay niya sa mga batang anak niya, mga anak niya. Sa, especially sa legal niyang anak. Continue ko sasabihin legal, pare-pareho silang mga anak niya. Pero ang anak ko, ang mas higit na may karapatan. Okay. So, balik, kailan yung last communication nila ni Miss Grandy? O si Miss Grandy bang nagputol na? Siguro si Rafi dahil napalit siya ng number eh. Okay. Baka siya.
So, ang anak ko hindi na niya pinurso dahil, Okay. siyempre, masakit sa kanya. Na, Okay. masakit sa kanya na ang kanyang hinahangan na ama ay wala palang kwenta. Alam mo sa statement na kalagay, Okay. in the end, Rafi Tulfo was never a father to me. Oh. Nasa statement niya. Yun ang naka... Ang ganda ng ano niya, basahin mo. Nasa ano ko, binasa ko sa blog ko. Okay. Pero sa English, meron kayo sa Tagalog na blog din yun. Yung, sa English, okay, yung statement okay. niya ni Grandy. Bakit po ba, na, bakit ba nasama si, si Grandy sa kaso? Bakit siya kailangan may statement? Kasi si Rafi, may mga sinulat siya sa mga statement niya. Okay. So, pinatunayan ng anak ko, hindi totoo. Ah, kumbaga, nag-witness siya na lahat yan. Kasi katulad naman. Yung bakit daw siya mababae kung ano, kung bihira lang uuwi ang anak niya, oh. tapos may babae pa. Pinatunayan ng anak ko, totoo. Kasi pati picture. Picture ng chick. Na may anak sila. Yeah. Ano yung picture ba si Miss Grand kasama ng chick? Hindi, ang anak ko. Si Miss Grandy. May picture siya doon sa girlfriend ni Rafi. Sa girlfriend nga. Yun, sa nanay nung anak niya. Oh. Kasi sinasabi ni Rafi na hindi totoo. Okay. O di pabulaan. Kasi yung anak ko ganyan. Parang ako. Okay. You have to have evidence before you talk. Hindi. Sa kaso ni Rafi, talagang kailangan na ebidensya. Kasi marami siyang ano eh. Sinungaling marami siya. Marami naniniwala sa kanya eh. Sinungaling siya. Diba, kahit nga may ebidensya ka na eh. Hindi ka ba paniwalaan si Rafi pa rin? Oo. Yung mga typical na tulponatics. Pero, Miss Alona, sa totoo lang, alam ko popular siya. Pero, lately, yung mga nakakausap ko, pag sinasabi ko ang totoo, halos sa kanila, nagbabago ang ano nila kay Rafi. Well, nice naman. Oo. Good to hear that. Oo. Kasi, lalo na yung tungkol sa anak niya na ni hindi sinuportahan, ni hindi pinabayaan, na okay. pinabayaan, okay. ni ayaw tulungan. Yun yung mga tatay, doon alone, nag-aano sila. Tsaka super turn off, malalaman no. yung katotohanan. At tsaka yung katotohanan coming from you. Hindi to galing sa kung kanino lang, hindi to hearsay. Galing mismo kay Mrs. Tulfo. Sa akin, katulad ng sabi ko, kahit mahirap ako, yung salita ko important sa akin. Kasi kapag may sinabi ako at hindi ko tinupad, kaya hindi ako nangangako. Kasi ayaw kong nasisira yung salita ko dahil lang sa pangako. Ayaw kong nagsasalita ako tapos ano lang ako yung anong tawag doon, yung parang hangin lang na okay. hindi. Ayaw kong sabihin pag hindi totoo. Okay. At ayaw kong sabihin kung hindi ko gagawin. Okay. Kasi gusto yung salita ko correct, important correct, sa akin. Correct. May word of honor ako okay. eh. Si Rafi, wala yan. Okay. Actually, alam mo, Miss Julie, ilan na yung mga napapanood ko na interviews mo, yung sariling vlog mo, napanood ko rin. Very consistent ka. Yung kwento mo, paulit-ulit. Kasi yun ang totoo. Kasi yun ang nangyari. Hmm. Diba? Kasi kung nagsisinungaling ka, may mababago dyan eh. Kasi nakalimutan mo na yung statement mo noon eh. Pero sa case mo, very consistent. Kung ano yung sinabi mo, hanggang ngayon, ganun pa rin yung sinasabi mo. Kasi pala binili niya sa akin. Oo, and sa women's shoes, sexy siya, tapos it's known talaga for its red sole. Kaya niya binili sa akin siguro to para ops, huwag na kayo magkagusto sa husband ko, ha? Yeah. Akin na to. Lahat po ng Louboutin ay pula po ang kanyang suelas. Lahat. Ganun ba 'yon? Yes. So malalaman mo na Louboutin ang pair. Oo nga no. Tama ka nga, no? May na-share si Karen kay Rafi. Ngayon ko lang nalaman yan, ano? Oo. Oh, marami ka sigurong ganito, Louboutin. No, well, I have one. Oo nga, ano pati ito? Yes. Oo nga. So, ang ginawa niya yung... Ito, hindi. Sa Louboutin. I don't know that would hold for me to be a pole. I'm lonely this winter. Tae ako, excuse me, pardon for the word. I'm nobody. Really. Gotcha. Sila naman talaga ang nagbigay sa akin, nagbigay ng mukha, nagbigay ng pangalan sa akin. Kung wala sila, wala talaga ako. Kaya nga, I owe it to them. So pag sinabi ng subscribers mo, tumakbo ka, tatakbo ka? Of course. Kapag tumakbo ka, kanino ka tatakbo under? Ako, magaling manghuli ha. Talaga. Thank you.
during the lockdown, what was your biggest takeaway personally, your lesson in life? Siguro yung the value of the family. So you realized your family was so important. Very, very important. Than my job. In a way. Kasi kahit na wala akong trabaho, basta may family lang ko, yung job, pwede mo lang mapahanap ng trabaho. Pero yung family, dito to, it will be here with me. For the rest of my life, forever. I'm lonely this winter.